pangalan pala niya sa Torque, galing sa Bison. Ayan, patagal na nag-drive. Arnold. Ay, Arnold brother, patagal na nag-drive. Oh, Bisaya na to. Pero ako, Ilocano ko, pero misis ko Bisaya. Bisaya, misis ko ba yun? Kabalo ka, Bisaya. Dili. Ano mo dapat? Dito na ako na talaga nag-aral eh. Ah, dito sa ano na? Dito ka na sa... Canada. Canada talaga. Elementary high school tsaka Juan Coleo. Wow! Ganun ka talaga. Oh, yung tracking panang... talaga ang pinasok ko. Yung nasa isip ko. Yun. Binenta ko isa sasakyan ko na BMW. Okay. Ang trabaho ng parents mo dati? Papa ko, engineer. Wow! Kanagal. Hanggang dito? Ngayon? Wow! Si mama naman. Doktor. Ah, doktor ang nanay mo dito sa Canada. Galing naman. Matindi rin palang family nyo, ano? So, basically, graduate ka ng? Computer science. Computer science. Tapos may business ka, pinatakbo mo ng 15 years, and then nag-ship ka ng tracking. Ship ako ng tracking. Paano bang kitaan doon? Maganda ba? Expected mo na yan. Over 100,000 yan eh. Oo. Oh. Ang laki naman yung 100,000 yung isang project mo. Nasubukan mo yun? Kung nakaganon na, ano? Naka-multiple na rin ako. Yan nga, sabi ko nga, yan ha guys ha, si kaibigan natin, Anthony, Albert, graduate ng graduate nga siya ng ano, pero and then, na nag-ship pa rin siya ng tracking, yun. Pero, ang tanong ko ngayon, ano naman ang ano mo sa tracking, tulad nito, may ilang taon ka na drive, may isang taon ka na may get? May get isang taon. So, how do you find tracking sa, ano, okay ba o ano ba? Nakita ko yung kitaan sa tracking. Sa mga truck driver at kitaan sa mga kuleyo, hindi nagkakalayo. Wow! Alright you guys, good morning! Ayan, andito na tayo sa pickup location natin. May kababayan tayong Pilipino, nagkatrabaho rin dito sa Turk Enterprise. Puntahan nga natin ito at kausapin nga natin itong kababayan nating Pinoy na to. Para sa ganun, makamit naman natin. Yan! Maganda ang climate rito, hindi ganun kalamig. Wow! Turk! Kamusta? Pilipino? Oo. Akala ko Lakay. Chinese eh. Lakay? Oo, oh, Lakay, oo. Oh. Kamusta? Ayos lang. Anong biyaya ko naman? Punta ko ng Vancouver, ikaw ba? Busy. Punta ka na busy? Ay, nalulutong ka na, bumaka dyan. Lumpa? Ilang delivery yan? Isa. Tapos, pagkatapos niya, saan ka pupunta? Oregon. Ang ganda naman ng mga plano sa'yo. Ano pangalan mo? Ian. Lakay. Kamo na lang. Ay, kakibigan natin si Ian. Bisaya ka ba? Oo. Oh. Bisaya. Ayan. Akala ko Ilocano kasi nagkalat din ang mga Ilocano. Ilocano, Bisaya. Ayan, guys. Hoy, palis ka na yata. Tapos na. Bilis naman. Kanina ba? Sa oras na. Saglit nga lang yung isang oras din eh. Saan yung punta, doctor service eh? Hindi ko, wala pa lang silang sinasabi eh. Unang biyahe ko pa to. Ha? Unang biyahe. Ah, so kaya ibig kong sabihin, na-transfer mo ikaw? Ah, kaya Arnold. Ano ka, Arnold ka? Company doon? Ano ka ba rito, owner operator? Company. Dahil sabihin natin si Ian ah. Sino ka kilala mo sa trator? Trator? Three lang, kilala mo? Si Claro. Ay, si Kuya Claro. Oo, si Kuya Claro. Kailan na? Hey! Yeah. Ah, sige lang. Trabahoin mo lang ang dapat trabahoin. Para makaano. Ako, susunod na rin ako. Mamaya, alis na rin ako eh. Matulog. Ha? Kaya matulog. Hopefully, maisagat ko ito hanggang sa Golden. Kapag ka sa Golden, kahit saan mo doon. Abutin ko sana ang ano. Kasi asyete pa naman ako tinipon eh. Bukas may full hours pa ako, asyete pa ang delivery ko dito. May miss pa rin ako eh. Sika mo sa matulog.
Patun na lang tayo mamaya ulit. Sige, boss. Saka makita tayo, mamaya. Guys, ako, saya naman, may kababayan Pilipino dito. O, da. Kasi simula lang pala niya sa ano? Kasi simula lang pala niya sa Torque, galing sa Bison. Ayan, patagal ka na drive? Arnold. Ay, Arnold, brother. Patagal ka na drive? Oh, no. Bisaya na to. Pero ako, Ilocano ka, pero misis ko, Bisaya. Bisaya, misis ko ba yun? Kabalong ka, Bisaya. Dili. Ano ba dapat sabihin ko? Kabalong ako, Bisaya. Dili ba yun, hindi? Okay. Alis ka na ba? Sarado mo? Hindi pa ba? Hindi mo pa sasarado. O sige! Dapat ah! Hindi mamaya pa! Sige, magpunta, videoan kita! Ito, picturean kita, oh! Guys, videoan ko lang siya, aalis na siya dun. Ayan. Guys, what a pleasant surprise ha. Si Kabayan, may Kabayan tayong driver dito kasi simula lang niya mag-drive dito sa Tarp. Galing siya ng Arnold Brothers. Kasabayan ko siya, nandito siya ngayon. Parehas kaming nag-pick up. Papunta rin siya ng DC. Ayan. Ang galing naman. Susundan lang kita para artista. Ano, suba, ingat na lang dyan. Dapat. Ingat na lang tayo doon sa ano? Sa Sikamos kung sakali. Sige. Ayan guys, paalis na siya. Nakaload na siya eh. Hindi ko rin naman kasi ano, kasi kararating ko lang siya kanina pa, naglo-load siya. But anyway, at least kahit papaano, may na-meet na naman tayong kababayan natin. Ganda ng ano, ang kinwork. Inward. Alis na siya, papuntang Vancouver. Alright you guys, ayan. Para natanggal yung ano naitas yung ano yun, para hindi siya kahit antayin ko na lang guys dito na matapos ang reload ko maludan na ako, tapos alis na rin tayo. Alright guys, ayan, meron tayong panibagong kababayan dito, makikipag-meet sa atin dito sa Calgary. Ayan, ano, halika na, ayos lang. Ikaw, kumusta ka? Hindi lang, ano. Ay, girl! Ilocano ka ba? Ilocano ka, no? Wait, ano? Hey, nagabala ka pa! Eh, okay lang! Pagpasok ka rito! Kureshak, mabibisi na kita eh! Oo, sige! Kape, okay lang yung kape! Sige! Guys, ha! Ay, sige na! Ay, slam! Sige! Sinabi ko sa'yo, huwag ka nang mag-abala dapat, kakabayan eh. Okay lang, gamin sa talag kita. Oy. Kumusta nga eh? Okay, ganito lang taang buhay natin. Ito eh, ilagay mo dito sa kabila yung sa'yo. Oo. Oh. Napiyag ko kayo masurusurun eh. Thank you, Arn. Jaya pala Ontario ito eh. Adda ka pa yung Ontario ito. Buwin, awang pa ito yung class 1 ko. Guys, ito kababayan natin, pangalan mo kanina? Albert. No? Albert. Ano bang ano natin? Ano bang meron kaya tong vlog?
Ano pangalan? Kolokoy Tracker. Kolokoy Tracker. Kaupisa lang. Oh, kasi simula lang din. Yung iba nagbabiral na rin. Oo, oh, yung iba nagbabiral na rin daw. Eh, kausap ko na kasi siya kaganina nung pang nakaano, nag-message sa akin. Eh, kababayan. Eh, alam nyo naman Ilocano. Friendly tayo mga Ilocano eh. Kaya, ayan. Andyan nating kaibigan na si... Albert. Albert, yan. At nagkita. Katata, gagagaling mo lang sa trabaho? Oh, nag-deliver ako sa Kwan sa North. Malapit na Gilmonton. Oh, okay. Tapos dumiretso ko na sa inyong ano, sa yard namin. Yamin. Tapos pa-uwi ka na rin yan. Tapos ka na ba ngayong araw na to? Hindi pa, may pick up pa ako sa ano, sa Amar dito lang locally. Anong oras ang pick up mo? Anytime. Oh, at least kahit paano may pagkakataon tayo. Nakapunta siya rito, guys, ha. Kahit paano. Pinilit ko nga para magkita tayo eh. Kaya nga eh. Salamat daw kanina may kababayan din tayong Pilipino rito. Ko, Turks din siya. Oo. Kasi simula lang niya, first time lang niya, ay unang trip niya. Oh. Unang biyahe niya sa Turk, galing siya ng Arnold Brother. Ayan, kaya nga sabi ko nga sa sarili ko nakita ko, uy, sabi ko tamtama may. Kaya minute up ko. Sabi niya sa akin ayan, nakikita na rin niya yung mga content natin. Sabi ko, thank you. Ay, kilala niya ako, hindi ko pa siya kilala. First time lang niya. At least nakilala, katulad niya nito. Ganito lang naman ang purpose natin, guys. Ma-meet up yung mga kaibigan natin. First time namin nakita. Matagal ko nang sinusubaybayan. Taon din. Ayan, sabi ko nga, hindi ka na dapat nagkabala No, okay lang. Salamat sa kape. Ayan, kape tayo. Sige. Kumusta ang biyahe dyan? Okay naman, wala namang problema. Malinis ang daanan. Kaya nga ang ganda nga ng... Maswerte tayo. Ang ganda nga ngayong taon na to Oo. Grabe kasi pero isip... sa Ontario daw bumuhos. Oh, yun nga ang sinasabi nga Kaya nga, sabi ko, buti ngayon, medyo okay-okay ang sitwasyon natin ngayon dito dahil katulad nito. Maliwala, pwede kang mag-t-shirt. Oo. Kaya nga, sabi ko, nag-t-shirt nga lang ako, sabi ko. Kahit papano kasi saka na rito sa truck ko yung madumi, alam mo naman tracker tayo kuya may time din tayo maglilinis sa ikwento mo sa akin kailan ba kayo dumating dito? Pwesto ko lang tong camera guys ha, baka mamaya may makukuha tayong magandang idea kay kabayan dito. Actually sponsor ako ng papa ko. Sponsor siya ng father niya. Okay. Bata pa ako nung dumating dito. Pagdating namin dito, pagsalta namin, oo. Wala pang kwan, hindi kami nagpapahinga, nag-a-adjust pa kami. Oo. Ngayon, pagdating namin, kinaumagahan, diretso na kami ng eskwelahan. Noong araw na. Pagdating namin mismo, winter pa yun. Kinaumagahan nun, magbibihis na lang kami, diretso na kami sa school. Nagpunta na kayo agad ng school. Dito na ako na talaga nag-aral Dito sa ano na? Dito ka na sa... Canada talaga. Elementary high school tsaka Kwan Kuleyo. Mabuti naman. Ay, paano? Dito natin ipatong. Sana hindi matumba. Bukang hindi yata rin maganda. Walang iya. Ayan, sa pas. Okay na yan. Alright guys, ayan. Naipwesto ko yung camera. Matagal ko na talaga kayo sinusundan, kayo nila Marco. Alam nyo naman, lahat naman tayo katulad kumbaga sa siyempre yung mga viewers ko, viewers din ni Pinoy Tracker. Salamat din tayo at papa. Ayan. Na natulungan din magbigay ng content audience. Ayan. Kaya ngayon ang kagandahan Sumatagal ka na pala dito. Tagal na, dito ako lumaki kuya. Pero Ontario talaga ako lumaki. Ontario. So, dumating kayo dito sa Canada, 6 years old ka. Paglapag nyo dito, wala pang wala pang, bali, hindi pa kayo nakapagpapay nga, pasok na agad sa school. Elementary? Elementary ako. May kinapay siyang dala, guys. Sabi ko sa'yo. May kanya kaya, may noodles. Sabi ko sa'yo, huwag ka na dapat magkabala Meron akong meron akong cheese. No. Lagyan na lang natin ng cheese ng tinapay. Meron akong cheese. Okay. Diba? Tapos, sige, kwento mo. Yun, ang naging buhay ko ito. Nag-aral hanggang sa nakamabot ang kuliyo. Nag-graduate ako ng software developer Ganda. Nagtrabaho ka rin ng ganyang klase ng ano? Nagsarili ako ng kumpanya for 15 years. Tinakbo ko ng sarili ko.
Ah, so may company ka? May company ako noon. Oh, yeah. Lagyan mo yung ano mo kung gusto mo. Tapos, kuan, after 15 years, nagsawa rin ako kasi alam mo yan, sa software development, ulo lahat ang gumagana, stress level mataas. Oo, oh, ganun pala yun. Ngayon, naghanap ako ng ibang gateway ko. Oo. Kapapanood ko ng YouTube. YouTube? Oh. Sa YouTube ka talaga? Sa YouTube ako na. Mo talaga na ano tong, oh, ano? Tong tracking. Tong tracking. Kapanunood ko sa inyo, sabi ko parang masaya. Oo. Oh. Masubukan nga. Yun talaga yung ano. Nagplano ako na nagplano, ganun na nga, sinubukan ko. Maganda naman pala kasi ikaw ang boss eh. Ay, wala nang iba eh. Natutali, ikaw yung boss, ikaw yung ano, pero hindi ka nababantayan hindi ka, dito. Hindi ka nababantayan, sarili mo na ang ano, decision ng mga ano. Pero may sinusundan ka pa rin na policy ng company. Oo, yun lang ang ano dito guys. Kaya, pinasok ko, sa awa ng Diyos, sinuwerte naman. Hmm? Nung umpisa ko naman, talagang... Oo naman, tagal mo na dito eh. Naghirap din ako nung umpisa ko, kasi experience, hinahanap, di ba? Hmm. Ay, so ilang taon ko na nagdadrive ng truck? Mag-isang taon ko lang. Hmm. Itong, kwan? Itong Oktobre? Mag-isang taon ko lang. Oh no, lampas na ng Oktobre. Lampas, isang taon. So, saan ka nakakuha ng training mo? Dito na, sa Calgary. Dito ko na pinilit. Ang tagal ko rin pinangarap, taon din nang naisip ko. Mga 6 na taon siguro, mahigit. Hmm. Tapos nung naglipat kami dito, yun nga, COVID, ang hirap maganda ng trabaho. Oo. Ganun eh, talaga oh, yung tracking panang... talaga ang pinasok ko, yung nasa isip ko. Yun, binenta ko yung sasakyan ko na BMW. Okay. Yung pinambayad ko ng ano ko. Tuition? Tuition ko, 10,000. Dito na. Kumaya ka eh. Sige, sinutok tayo mo. Kaswerte naman, dalawang try. Ah, okay. Dalawang naman try, talaga. Pumasa. Kasi kahit naman sino eh. Ang hirap, mahirap talaga eh. Mahirap pumasa kasi... by the book talaga ang government dito eh. Oo, oh, dito all sa Pilipinas. Oh. Hindi kaya sa Pilipinas, ano pa ba? So, kinuha kayo dito, hindi, parents mo na? Oo, oh, magulang ko na. Nagtotally galing ka sa agency tulad ng iba? Hindi, sponsor talaga. Sponsor. Si Papa, tsaka si Mama, dito na silang matagal na. Hmm? Before na nakapunta kami dito. Taon din. Ang trabaho ng parents mo dati? Papa ko, engineer. Mechanical. Hanggang dito? Ngayon? Wow! Si mama naman. Doktor. Ay, doktor ang nanay mo dito sa Canada. Galing naman. Matindi rin palang family nyo, ano? Ibig sabihin, hindi kayo naghirap. Naghirap din. Sa ano? Sa... pag... hindi naghirap sa ano? Yan, sir. Oo, pero naghirap din kami sa paghanap ng way namin kung paano kami tumayo sa sarili namin. Kailan kayo magkakapatid? Tatlo. So, basically, graduate ka ng? Computer science. Computer science, tapos may business ka, pinatakbo mo ng 15 years, and then nag-ship ka ng trucking. Ship ako ng trucking. Kasi gusto mong maiba naman. Bakit nung ano mo dati, yung company mo dati, paano bang kitaan doon? Maganda ba? Okay naman, per project siya kasi pag nakakuha ka ng project, tiba-tiba naman ako yan. Okay. Kasi malaki yan eh. Mm-hmm. Ngayon, nag-freelance ako ng mga kunti-kunti ng mga web apps, web application, mga ganun. Mm-hmm. Kumikita rin, pero hindi kalakihan na kagaya na talagang total project. Mm-hmm. Kasi pag nakakuha ko na isang project, expected mo na yan, over 100,000 yan eh. Oh, so nakailang project ka rin? Marami na rin. Marami na rin. Ang laki naman yung 100,000 yung isang project mo. Nasubukan mo yun? Kung naka-ganun na, no? Naka-multiple na rin ako. Pero karamihan ng kwan ko, karamihan ng mga project ko sa mga mid-size, yung malilit lang, pero mabilisan. Gaya ng magpapagawa, gaya ng real estate, gaya ng Remax, pag nag-update sila, kukontakin kami ng mga developers para i-upgrade sa gusto nila. Yun ang kagandaan niya. Pero ano lang talaga yung stress level talaga. Yung stress level. Hindi mo talaga maiwasan. Kahit saan naman eh. Kahit tracking naman, pagka hindi maganda pa noon, na-stress ka din. Ayan nga, sabi ko nga. Yan ha guys ha. Si kaibigan natin, Anthony? Albert. Albert. Graduate nga siya ng ano. Pero and then, nag-ship pa rin siya ng tracking. Yun. Pero, ang tanong ko ngayon,
ano naman ang ano mo sa tracking? Tulad nito, may ilang taon ka na nag-drive? May isang taon ka na may higit isang taon. So, how do you find tracking sa ano? Okay ba o ano ba? Kwan siya, very lucrative siya na industry. Tsaka strong siya, walang hindi tawag ito, malakas ang competition. Pero sa kitaan nandoon. May kita. Oh. May kita. Maraming nagsasabi na wala nang kita diyan, wala nang kita. Kasi yung mga nagsasabi na wala nang kita ganun. Hindi ko lang alam, hindi natin masasabi kung may bad experience sila. Nakaraan o hindi natin masasabi, di ba? Kaya ganun sila. Pero sa tracking talaga, oh, malaki ang kita. Kaya nga eh, ito talagang stepping stone ng mga ibang gustong pumunta rito. Tulad ng mga naano ko doon sa New Brunswick, galing lang din silang tracking sa ibang bansa. Doon na rin sila na gano'n sa New Brunswick? Hindi. May agency na na-plan nila yung agency. Tapos sila yung nagdala dito? Oo. Ang gandaan din talaga kasi number one ngayon ng ang tracking eh, talagang hiring ang tracking dito eh. On demand ang tracking. Kahit, kasi napapansin ko, kahit kolehiyo graduate, kaya ko. Ikukumpara ko sa tracking, na ang tracking, mga one and a half months lang, kukunin mo, tapos may lisensyado ka na. Ang i-develop mo lang yung experience mo. Oh, ngayon, apply ka na sa iba. Nakita ko yung kitaan sa tracking, sa mga truck driver, tsaka kitaan sa mga kolehiyo, hindi nagkakalayo. Minsan nasusubrang pa na ng tracking. Ibig sabihin, basically yung mga yung katulad ng mga nakapag-aral ng matataas, tapos ang sahod nila, kung i-compare mo lang sa sahod ng tracking, minsan mas mataas pa yung sahod ng tracking. Kaya yun siguro yun isa rin naging factor para mag-shift ka ng tracking. Kalayan mo nyo guys ha, siya ay ano to, graduate ng computer science. Pero nag-truck driver na lang. Pero may balak ka rin sa pag bumalik sa yung ano? Anytime kuya pwede akong bumalik. Kung pagod na ako sa pagta-tracking, pwede akong bumalik anytime. Pero hindi na ako kukuha ng malaki project. Maliliit na lang. Ang harap talaga. Yan. Kumusta? Asan ka ngayon, kaibigan? Dito ako sa Edmonton. Oo. Wala ka bang panahon pumunta rito para makapag-meet up tayo? Weekend siya kuya. Eh, taga dyan man ako. Taga dito yun eh. Weekend pala siya. Okay. Ako nagpasok sa kanya. North ang hawak niya, ako south. Pero sinong mas matagal sa inyong tracking? Siya. Siya. Kasi nakikita ko na yung vlog niya, matagal na nagbablog yan eh. Matagal na rin. Kasabay ko yan na nagbablog eh. Sa YouTube, kami nila Marco yan, mga kasabayan kong mga pioneer na nagbablog. Ay, kasi nakikita ko yung vlog niya talaga TikTok, sa YouTube. Popular siya sa TikTok. Nakikita ko nga eh. Kailan ang balik mo rito? Biyernes. Biyernes pa? Oo. Okay. Doon yung warehouse namin na isa eh. Minsan nakakaano rin kami dyan. Sa Edmonton? May company ka. May ano rin kami dyan. Pumupunta kami ng Edmonton. Ayan. Sabi ko sa iyo, magmi-meet kami. Nagkataon talaga. Meron nga, bumili nga ako eh. Oo, nagdala nga siya eh. Sabi ko, wag na siyang mag-abala, kape. Tara, kape tayo. Okay, katatapos ko lang magka-lunch. Eh, hindi nga masyadong mainit dito. Ilang degrees mo, pwede ka mag-t-shirt eh. Naka-t-shirt ko sa loob. Okay, dito, 11 dito. Mainit, oo. Okay. Positive. Kaya nga, okay nga to eh. Wala nga eh. Ang ganda nga rito sa Calgary eh. Ewan ko lang kasi pupunta ako ng Vancouver ngayon. I'm not sure kung sa bundok kuya, may snow. Yun nga eh, kung may snow nga sa bundok ngayon eh. Hindi ko nga masabi eh. Malamang dyan sa Golden, paglabas mo ng Golden, snow na yan. Kaya nga sabi ko nga sa sarili ko eh. Magpasalamat ako kasi galing tayo New Brunswick all the way dito eh. Malinis. Sabi ko malinis. Lahat ng mga dinana. Ah, meron lang dyan sa Regina nung nakaraan kasi may release akong ginawa doon, madulas. Pagdating na ako ng ano ng Alberta hanggang dito wala na.
hopefully bukas pag nandun na ako sa Vancouver o hindi man sa sunod na araw or sa pag-transition natin papunta ron, wala nang snow. Ewan ko nga kung nangyari ngayon sa Canada. Lumipat yung snow sa ano? Sa Ontario tsaka Southern Central US. El Nino ngayon tsaka di Alberta, El Nino. Oo nga, El Nino nga yung sinasabi nga nila. El Nino nga ngayon. Pero kagandahan sa atin ngayon yan. Ang kagandahan, pabor sa atin. Kahit pa paano. No, na taga dito sa West. Doon sa Quebec, yo. Kaya? Minnesota. Yan ang kagandahan eh. Utah pa. Washington. Washington, Idaho. Nag-US din ako kaya nun. Dilipat na daw sa US yung snow, hindi na sa Canada. Sa Pilipinas na lang. Para mabago naman. Para mabago naman yung mga tao ron. Marami sigurong... ewan ko, ano mangyayari doon? Tutunong. Kasi magkakaputukan lahat ng mga linya doon kung mag-snow sa Pilipinas. Ay, tama ka doon yung mga pipe doon, host, no? Hindi, hindi na gano'n yun. Kaya magbaha ang Pilipinas. Kaya nga. Pareho tayo ng truck, kuya. 2024 yung akin. Ah, mas bago yung sayo. Brand new, ako naglagay ng mga kilometro noon. Mas bago. Ito, ano na sa akin ito, dalawat kalating taon. Magtatatlong taon na ako sa ano sa March next ito? Year. Oh. Yung sa akin talaga binigay ng company, brand new. Wala, zero pa talaga. Zero. Kinuha ko pa sa akin, sa Saskatchewan. Bulbo. Bulbo rin sa kanya, pero 2021. Maganda ba Bulbo, sa palagay nyo? Sinubukan ko rin Cascadia. Oh. Mas gusto ko talaga Bulbo. Bulbo. Oh. Yung handling? Yung handling, na maganda yung handling ng Bulbo. Nasubukan ko na rin Peterbilt, Cascadia, Kentworth. Yung sa 2022 po yan, ito, integrated na doon. Andito? Oo. Ay, 2024 na Bulbo? Integrated na doon. Wala na yan. Itong ano niya, yung parang handbrake, trailer brake. Nandun na. Ayun nga, sabi ko nga eh. Alam na ang balit mo rito para makapag-collab tayo. Bernice. Yan ako yung improvikan sa bahay. Oo, nagkakaraoke kami dun sa kalina. Mandito Friday ako dito sa Edmonton. Kapag andito ko at may panahon, sige. Kung kontakin ko ngayon, sundayin nyo. Kantahan tayo. Magwalwal nga tayo dun sa inyo. Mga pagwalwal man lang. Pag nandyan ka sa kagaling ng Sabado, dyan ka matulog. Kapag ano talagang hindi, kapag katulad yan, hindi ang schedule, siyempre alam niyo, priority trabaho. Kung maluwag, bakit hindi? Katulad nung nasa New Brunswick ako, dumating ako ngayon, tapos dalawang araw, ay yung susunod na araw pa, may isang araw ako, daming bumisita sa akin. Yun talaga, pwede talagang makaalis ako at saka makapunta sila sa akin. Kasi maluwag eh. Pero kung katulad niyan, makapagkantahan tayo. Banding-banding tayo ng konti, shot-shot. Oo, shot-shot. Oo naman, nagusto ko eh, para kahit pa paano eh. Lagi kami doon sa kanila, every weekend, kantahan kami, shot-shot kami. Nakikita ko nga parang maraming mga, kasi premium na kami sa Facebook. Oo, marami din siyang content. Iba ang approach niya rin sa content niya eh. Ako iba rin. Oo naman. Ayos lang yan. Kanya-kanya. Kasi parang lang din naman tayo eh. Hindi mo naman kailangan yung maging perfecto sa pagkukontent eh. Hayaan mo yung mga haters, ganyan lang talaga yan. Para kung bakasya naglilibang lang tayo rito na hindi tayo maboring. Daming nga kuha, daming haters kuya. Kasi yung iba kong video, 10 na eh, viral na eh. Mamomonetize na ako eh. May nag-claim ng kanta. Wala kaya sabi ko, bakit nag-claim yung nagkanta? Hindi pala singer. Regular lang ang tao sa US. Ano ba yan? Tataka ka tapos nidanggal ng Facebook yung ano ko. sabi ko, kung ano yung sa palagay niya sa sarili niya, i-content niyo, i-upload niyo, it's okay. Anong pakialam nila, Facebook mo yan eh, di ba? Originality yun. Kahit na anong i-upload mo dyan, basta important na kakapagpasaya sa'yo, go ahead, wag ka lang yung magpapatama, okay. Siyempre, hindi na maganda yung
ganito ganon, pamitin mo yung pangalan na kaaway mo na oo kaya naghuhubad ka na dyan, hindi na maganda yun. Marami, maraming ganon. Marami yung mga ano pero, well, ay, kung dami, dami yun ang gusto nila sa sarili nilang ano, para lamang sumikat sila eh. Di bahala sila, ganon lang naman. Yan ang paraan nila eh. Kanta-kanta, ganyan. Oh, yan. Pahugot-hugot. Eh, ayos. Siya mahilig sa hugot. Oh, eh, maganda. Siya ang hugot man eh. Nainita ko nga, eh, mapanood nga yung mga hugot. Eh, sabi ko, parang laging in love tong taong to. Ah. Ganda nga eh. Namay ba naman ang content, di ba? Tama yun. Galing siya ng Kwan Guya, Acme. Tapos, nung ako nauna dito, pinasok ko siya. Tapos doon siya na-assign sa Edmonton. Pero mas nauna siya talaga. Oh, sa tracking siya, experience talaga. Kasi ang alam ko, parang hindi ka ba galing Quebec o Montreal? De? Oh, ang dati kong kampanya, Quebec. Pero doon ka tumira sa Montreal, Quebec? Hindi, Calgary pa din. Okay. Kasi alam ko yung mga video mo dati, nakikita ko parang doon ka sa East. 7 years na ako. 7 years? Sa tracking? 7 years? Oo, 7 years na ako nagtatracking. Oh. Mas nauna ka kasi ano ko nakakuha ng class 1 2016. Class 1 nyo? Oo, kasi dumating ka mo rito 2013 work permit pa eh. Tapos na PR, tsaka lang ako nag-aral. Siya, matagal na rin siya kasi dito eh. Talagang tracking lang din talaga. Butcher ang una. Eh, lapit mo dito para makita man lang nila yung kausap natin dito eh. Guys, andito yung kaibigan natin si ano? Ronelo. Ayun yung camera oh, yung para makita. Say hi to the camera, buddy. Oh, ano pala? Ayun, shout out sa ating ano diyan, amigo, sa mga amigo natin, mga trackers diyan. Kumusta kayo diyan? Oh, yun. Safe always. Ayun, nasa Edmonton siya ngayon. Eh, nandito si kabayang Albert, kaya tinawagan niya, bali yan ka nag-uusap-usap kami rito. Ayun. Tinawagan na niya sa ano para makita niyo rin yung ating isang kaibigan din niya na content creator dito sa Canada about tracking. Marami rin siyang content. Kung ano na magugustuhan niyo diyan? Road runner. Anong Calgary? Road runner Calgary. Calgary ang kanyang ano YouTube. YouTube Facebook, no. Facebook. Check niyo lang guys. Ayan, at saka siya, meron ka rin Kulukoy. Kulukoy Tracker. Kulukoy Tracker. May sarili akong website kaya kulukoytracker.com talaga. Oh, okay. No, pero wala lang akong time na i-promote pa kasi busy tayo pag-drive. Ganun talaga yun. Yung sabi ko sa inyo na kuya na pag-usapan natin na pwede makatulong. Kaya kaya maganda content. Sige. Yung aim ko na ma-meet ko kayo kasi kilala na kayo eh. Ay, icon na kayo eh. Hindi naman. Ito, icon din to eh. Pero sa ibang-ibang pakuan. So for developer ako, gumagawa ako ngayon ng platform na parang gagawa tayo ng profile natin, pero yun na yung mga experience natin as a tracker. Oo. Kung anong company pinanggalingan. Gagawa, kung owner operator ka man, company driver ka man, kung kahit ano, gagawa ka ng profile mo, lalagay mo yung experiences mo doon. Doon parang resume mo na sa online as a tracker. Oo. Tapos i-share mo lahat ng content mo rin doon. Ngayon, doon sa platform na yon, iko-connect ko yung mga company. Okay. So yung mga company mag-register doon. Ngayon ang gagawin natin, tayo ang magko-convince sa mga Pilipino na mag-register doon, makikonnect sa company. Okay, yun ang maganda. Direkta. Okay. Pero maganda yan. Encourage natin sila. Yung mga Pilipino. Mga Pilipino. Oh, eh yung kapag ka ano may website ka nang nagawa tapos malapit na matapos. Oh, yan sabihin mo lang ako. Ako mauunang maglagay ng details ko doon o sino man. Ayun din naman si Roadrunner siguro. Positive din 'yan. Nasabihan ko na rin siya. Tapos pagka kung sakaling meron na, tsaka natin sabihin, yan madali lang 'yan para Facebook ang dating. Parang po, pero sarili natin. Oo. Talagang inclusive na mga Pilipino. Kasi software. Magkano na rin, pero iniisip ko lang talaga, matagal ko nang iniisip na ganun ang paraan na may connect sila sa company, sa pamamagitan natin as a tracker. Kasi kakailanganin nila ng kung yung talagang established na dito na tracker talaga, na experience talaga. Tsaka matututo rin sila sa mga experience natin. Nandun na rin. Doon na rin ang tapos bahala na sila makipag-connect sa company mismo.
Oh. Basta kapag magawa mo yun, sabihan mo ako. Kaysa pag nagustuhan nyo yung content natin doon, katibigan natin si Albert, ayan, software engineer ito, may alam siya sa mga ganyan. Ngayon, nag-iisip siya ng mga bagay na makakatulong sa kapwa nating kababayan natin, especially sa mga Pinoy. Exclusively Pinoy lang din naman kasi Pinoy tayo. Pero hindi ko rin naman sinasabi yung mga ibang lahi dyan na hindi sila pwede. Pwede pa rin. Oh. Ayan, kasi alam ko naman, kayang-kaya ni kaibigan yung English naman sigurado yan. Kasi English Tagalog. Oo, yan. Dalawang lingway. Ngayon, pagka may mga Espanyol na marami rin, pwede rin natin idagdag yung Espanyol. Translation na sa Google yun. Oo, madali na lang yun. Madali na lang yun. Ayan guys, kapag nagustuhan nyo ito, kapag natapos niya, update lang para pag ano, malay nyo, isa rin ito ang magiging pathway nyo, hindi lang direct agency or ano, di ba? Kami mga Pilipino rin naman kasi, yan lang naman kasi ang mga ano namin dito gumawa ng mga content na maaring makatulong sa mga kapwa nating Pilipino na nanais na gustong pumunta rito sa Canada via truck driver. Kasi wala naman kami ibang content kundi trucking. Meron mga ibang may halo sa content namin, pero slight lang naman. Katulad ng mga sa bahay, o naman, kanta-kanta rito, or gagawa ng ano, which is personal na. Personal, pero at least, alam nyo yung sinusundan nyo, truck driver din. Oh. It's normal lang din naman. Oh. Malapit na matapos, by the end of the year nitong 2024, tapos na. Pag ano, sabihan mo ako. November. Yeah. Ready na yun. Hindi ko lang alam kung anong itatawag ko. Mahirap mag-isip ng pangalan Darating na lang yan pagka panahon. Pag final na yon, dilagyan mo na lang siya na kung anong ano. Yan. Ganun lang kasimple yun. Yun yung mga kaya ko kung gusto ko i-meet kasi gusto ko malaman nyo. Ma-introduce din sa ibang mga Pilipino na icon din, na travel. Kung willing sila mag-part sa grupo para matulungan yung iba. I'm pretty sure willing yung mga yun kasi wala naman tayong ibang mga objective dito. Objective na ano sa mga kababayan ko dito, tumulong lang sa mga kapwa nating nasa ibang bansa na gusto mag-tracking. Of course, siyempre pag ginawa yung website na yun, nasa inyo na rin kung paano kayo makipag-communicate sa company. Katulad nyo lang sabi niya, gagawa kayo ng account nyo, buy to the... sa ano na yun, sa website na yun, kayo na magkukonnect sa mga company yun. Siyempre, kung kayo makikipag-usap, parang ganon. Para ang tulong lang namin sa inyo na nandito kami, maidirekta kayo kung saan man yung gusto pumunta dito sa Canada. Yun ang maganda. Yun, maganda yan. Maganda yung content mo na yan, gagawin mo yan. Malay mo, yun nga yung daan. Para Tsaka hindi lang tracking talaga, kuya. Pag na-develop na yung tracking, maglalagay tayo ng mga ibang kategori rin. Yun maganda. Website talaga. Kagaya ng sa farming. Sa mga healthcare. Kung sino man ang ano. Pero, ang foundation ng talaga tracking. Pero pareho pa rin ang principle. Okay. Pagkahanap ng trabaho. Yun ang kagandaan. Dito sa Canada. All over the Canada. Across Canada. Canada-wide. Yun ang maganda. Maganda yan. Maganda. So, kahit saan kayo sa buong mundo, kung gusto niyo talaga makarating ng Canada, ito yung parang platform. Hello? Are you looking for me? Are you looking for me? No? No, I'm just checking, so I'm just checking my stations outside. Okay. Yeah, for sure. Akala ko luludan na ako. Wala na siya. Wala na si Wayne. Busy yun eh. Baka tumawa. Sige kuya. Ano? Magpapalam ka na? Sige. Ito. Hindi si kuya. Maya pa ako. Maya pa. Mahaba pang alas na. Siguro mga alas 3. Wala pa naman. Hindi pa naman sila nag-start eh. Okay lang. Marami pa tayong pagkakataon. Na mag-chuka-chika dito eh. Si Juan din gusto ko ma-meet eh. Yung mag-ama na Luway. Ay, message mo. Na-message ko nga eh. Si busy pa rin eh. Si Christian busy din. Oo. Si Marco gusto ko rin mamit. Si Kevin nasa Pilipinas eh. Antayin ko pa si Jevan. Gusto ko si Kuya Griffin na meet ko na. Sa Q Line. Oh si Griffin. Si Kuya Griffin nung kauna-unahang heavy haul ng Q Line na Pilipinas. Okay. Tapos si Manoy gusto ko rin mamit. Kasi kayo lahat yung kwan parang isang grupo kayo. During that time. Yun na yung kwan talaga iniisip ko.
sige na, tuloy na. Oo, naman. Ganun lang talaga yun. Yan ang kagandahan. Ganda naman itong ano mo, RAM. Sana ba, all bago, may. Bago lang. Ha? Kakukuha ko lang. Sana all may RAM guys. Ay, ipasilip ko itong RAM. RAM ni kaibigan. Yan. Oh. Pick up niya, RAM. Sana magkaroon ako din balang araw ng pick up para sa ganun eh. Meron na rin akong pick up. Ayan guys, andito lang tayo sa labas, lumabas tayo. Inikutan ko lang yung RAM ni kaibigan. Kahit ako gusto ko rin magkaroon ng RAM guys eh. O kaya pick up, kahit anong classic pick up, F-150, GMC or whatever. Ayan. So laki kasi eh, parang ang sarap i-drive yung malalaki eh. No? Patayin mo muna. Ayaw mo nang nakaganyan? Oo. Oh. Oh, sige. Baka kasi yung gasolina, sayang. Hindi, okay lang. Ito lang, kung kailan nila ako luludahan, tsaka naman ako aalis. Ta, ano? Alis ka na ba? Alis na rin ako. Oo, oh, sige. Magpapaalam na si kaibigan. Once again guys, thank you ha. Sa mga kaibigan natin dyan, pag gusto nyo yung content, pakishare na lang. Ayan. At maraming salamat sa iyo ulit. Walang plan ng kababayan. Ilocano mo't lang. Ganad ka kanya niya? Wala ako. Thank you, thank always, you. Always, always naman. Chat out mo na yung mga kaibigan mo. Oh. Pamilya mo. Shout out sa lahat ng mga family ko sa Pilipinas. Oo. Oh. Tsaka dito. Gagawa kami ng paraan kung paano kayo makarating dito. Oo. Oh. Isipan namin. Oh yan guys, yan. Ano maganda? Ayan guys. Okay, bye bye po now. Yeah. Okay. Peace up guys, ingat kayo lagi. Thank you. Lakay Pinoy Tracker.